Engine sky is clear. Commencing countdown. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Oops! Teka lang, hindi pa tapos ang island hopping ni Pia. Nagsisimula pa lang siya nakilalanin ang likas na yaman ng 100 Islands National Park. At ang next stop ay ang Quezon Island, isang isla na pinangalan sa unang presidente ng Philippine Commonwealth at ang nag-declare sa 100 Islands bilang isang national park. Sisilipin din natin ang isang tunnel na dating nagsilbing ospital ng ating mga mandirigma noong World War II. At ngayon, ay isang famous spot na for an environmental-themed wedding. Interesting, no? Tara, samahan nyo kami na silipin to. Our next destination ay isa sa tatlong major islands ng HINP, ang Quezon Island. Papunta tayo sa Quezon Island. So itong Quezon Island, ito yung pinakakilala dun sa tatlong developed islands. Quezon Islands in recognition to the former president, the first president of the Commonwealth or the Republic, President Quezon. Siya po kasi ang pumirma na ang 100 Islands po the first national park outside of Metro Manila. So it was in 2000, it was in 1901 noong pinirmahan po yan na naging national park ang 100 Islands. Ano pa activities meron dito? Ang meron dito, aside sa swimming, pwede kang mag-snorkeling sa coral garden, sa giant clam garden, wow. At kayaking. Bukod sa mga activities na ito, ay makikita din sa isla ang isang viewing area ng mga taklobo o giant clams. So, punta po tayo ngayon sa... Pupunta tayo sa giant clam viewing area dito sa Quezon Island. Actually, naglagay kami nito, itong viewing area for giant clam kasi meron yung mga hindi marunong lumangoy. Meron yung mga ibang turista na takot sa tubig. Yan, hindi kayang makapunta doon sa mismong gitna kung saan makikita mo yung talagang tumpok na mga giant clam. So, naglagay kami dito ng viewing area. Ganda. Para makita mo. So, yan yung mga giant clam. O tinatawag nilang ng ano, shell? Ay ano? Ng fur? Hindi. Yan pure meat lang yan. Kinakain po ba yan? Actually, oo, kinakain yan sa ibang lugar. Kino-culture nila. Pero dito sa amin, pinagbabawal yan. Ganda. May kulay pala yan. Iba-ibang kulay yan. Actually, yan, ganyan na kalalaki yan. Pero nung bata yan, so mga nasa mga, maliit lang, siguro mga nasa 6 inches. Yan ay nireceive noong time ni President Fidel B. Ramos. Swak na swak ang viewing area ng mga giant clams para sa mga turista na gustong maka-experience ng underwater encounter.
hindi mo na kailangang sumisid ng pagkalalim-lalim para makita ang kagandahan nito. Considered as the biggest clam in the world, gaano nga sila kaya kabigat? Mabigat po ba yan? Mga mabigat ilang kilo yan. Po kaya yan? Ang nagbubuhat dyan, mga nasa 4 hanggang 6 na tao. Wow! Talagang hindi biro ang bigat na yun, ha? Paano naman kaya sila lumaki ng ganito? Nanganganak po yan? Oo. Galing. Mga ilang po yung kaya nila i-produce? Sabi nila, 1,000. Grabe! Oo, 1,000. Pero, pero yan, once, tulad nung nakita ko, once na magkukulture sila para or nagpaparami, yung mga pwede na mag-produce, inilalagay nila sa fish pan, okay, na simentado. Mm-hmm. Oo. Tapos dun sila, para hindi lumabas yung egg nila. Kumbaga, mm-hmm, andun lang sila sa pinaka-container. Tapos dun na sila lalaki. Yung mga ganyan pong palaking club, ganong ilang years na po yan? So tulad ng sinabi ko, nireceive nila to noong 1990. Tagal na. Tagal na. So from 1990 to 2012 na yun. Ganyan na po ba kalaki nung nareceive? Hindi. Mga nasa ano lang yan, mga nasa 5 to 6 inches nung nireceive nila. Galing. Pero bago ni, syempre sa sobrang liit nga nila, so pag umagos sa ilalim, may current, water current. Uh-huh. So pwede silang maidala sa sa malalim na lugar. So ang nilagay nila noon, ang ginawa ng UPMSI at ginawa nila President FBR, para gumawa sila ng crib. Mm-hmm. Oo, made of PVC pipe at saka net. Tapos doon muna nila nilagay. Hanggang nung unti-unting lumaki na, saka siya inilagay doon sa pinakasibid. Kasi kaya niya na yung sarili niyang protektahan. Mm-hmm. Hindi na siya maaagos ng water current sa ilalim. Matapos ang isang informative walkthrough sa mga Taklobos, it's time to relax and have fun. So come on, let's do kayaking! So ano na pong next activity natin? Okay, after natin dito sa Giant Clam Viewing Area, pwede na tayong pumunta sa swimming area ng Quezon Island. Or kung gusto mo, itry mo yung kayaking. Okay, actually, po. Yung kayaking, exciting, is one of the activity dito sa Quezon Island. Actually, for your information, itong kayaking na to ay business ito ng mga out-of-school youth. Itong kayak business na to ay tinulungan din sila ng Department of Tourism at saka ng DNR. Tara, puntahan po natin sila. Okay. With all the fun and activities na gagawin nyo dito sa Quezon Island, pwede ka mag-enjoy sa isang picnic with your friends with a view of the beach. O diba, pang world-class ang ambience. Pero mga katrip, let us be mindful of our solid waste. Isa lamang ito sa gentle reminder upang mapanatili ang likas na kagandahan ng mga isla. We're on our way sa ating fourth island stop. Pero inikot muna kami ni Sir Ray sa grupo ng mga isla na may mababatong surface kung saan binibisita ng iba't ibang klase ng ibon sa buong Alaminos. Dahil sa dami ng bird species na bumibisita dito, na-publish sa librong Birdwatching in the Philippines ang Alaminos 100 Islands as one of the 13 best birdwatching sites sa bansa. At di naglaon ay inilunsad ang librong ito sa World Travel Mart sa London noong 2008. O diba, pang world class talaga ang beauty ng 100 Islands. Ilang minuto na lang ang layo ng birdwatching site sa Cuenco Island. Ano naman kaya ang makikita natin dito? Tara, silipin natin! Yes! And nasaan po tayo ngayon, sir? Okay, andito tayo ngayon sa Cuenco Island. Okay. Kwentuhan niyo naman po kami about dito. Okay, dito sa tunnel na to, dito naganap yung pangatlong island wedding. Ah,
dito sa cave na ito. Wedding sa loob ng kuweba? Interesting. Sir, paano po sila nag-wedding dito? Okay, yung wedding na nabanggit ko sa iyo kanina, ang nag-officiate nung wedding na yun, walang iba kundi yung aming mayor, Mayor Nani Braganza. So, siya yung talagang officiating ano namin, officer pag once na may kinakasal dito sa isla. Dito po ba? Dito mismo. So, nagsiset up kami dito, parang ganun din. Tapos, may mga upuan, tapos yung kainan, dito rin sineset up. Dito rin. Oo. Actually, basta yon, every February 14 yon ginagawa namin. Kasi sa umaga... Isa lang po ba yung kinakasal? Isa sa tunnel, tapos dun sa underwater naman, dalawang couple. Okay. Tapos, pagkatapos nun dito, umaga, pagdating naman ng hapon, alas dos, yun na yung tinatawag naming mass wedding. Nasa 100 plus couple sa kinakasal. Pero sa bayan na namin ginagawa, sa city proper. Sobrang versatile pala talaga ng Cuenco Tunnel na ito. Dahil ayon kay Sir Ray, ang tunnel na ito ay dating naging hospital site ng mga Pilipinong mandirigma noong World War II. At dito din di umano itinago ang mga ginto ng mga kampo ng Hapon. Kasama kaya ito sa Yamashita Treasure? Itong kinakaapakan natin na to, maraming mga butas dito. Ano po yun? Pinag-treasurean. Okay. So wala nang ginto? Wala na. Yeah. Siyempre, alam mo naman yung mga nagmiminaw, yung naghuhukay ng ginto, hindi naman nila sasabihin ko nakahukay sila, di ba? Pero mula tapos noon, dahil doon, dahil gusto nga namin i-promote itong tunnel na to, tinambakan na lang ng city government yung mga butas. Wow. So yun yun. Sir, ano po ito? Ba't parang umuulan? Tama ka. Actually, tubig ulan yan. Oh. Dahil nga ilang linggo rin na umuulan dito sa Alamino City. So... ito nakikita nating mga patak na to, ito nararamdaman natin na patak na to, patak ng ulan. Pero ito dahil nasa loob tayo ng tunnel, di ba? So mula dun sa taas, naipon yung tubig, tapos unti-unti siyang bumabagsak. Pero sabi nga nila, pag ganito, pwede mo nang inumin. Wow. Kasi nasala na siya nung bato. Ang galing! Tinikmang mo kanina, manamis na miss. Tikmang joke lang. Maikli lang ang Cuenco Tunnel at pagdating mo sa kabilang dulo ay matatanaw mo na ang lookup wharf kung saan tayo galing kanina. Oh sir, ano po yung makikita natin dun sa kabila? Okay, syempre yung kabilang side ng isla ng Cuenco, Cuenco Island. Bukod doon, makikita natin mula dito, tanaw natin yung lookup wharf or yung lookup pantalan. Bakit lookup? Oh, actually yung lookup, ito yung isang barangay dito sa siyudad ng Alaminos. It is a coastal barangay. Lookup, ito'y nakuha sa salitang lukan. Lukan, kilala yun dito na shell, nakakain yun. Alam nyo ba? Up next, susunod na yan, saan pa? Dito lang sa Destination Philippines.